Praise God. Salamat po sa Panginoon. Merry Christmas po sa bawat isa. Salamat sa Panginoon sa umagang ito, sa dakilang katapatan ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Alam natin na sa buong mundo ay ipinagdiriwang ang kapanganakan ng ating Panginoon. At hayaan natin na sa panahong ito ay mapuno po tayo ng pag-ibig ng ating Panginoon at patuloy po natin na maranasan ang kabutihan at katapatan ng ating Panginoong Hesus sa buhay ng bawat isa sa atin. Salamat po. At ito pong live ay nanggagaling po dito sa Taiwan. At kung nakikita po ninyo, kami po ay naririto ngayon sa tahanan ng Pastor Ramarian. At salamat sa Panginoon sa pagkakataong ito po. Hindi po dito masyado malamig at purihin ng Panginoon dahil ang bawat pagkakataon sa atin po na ibinibigay sa atin ng Panginoon tuwing umaga ay yung siya po ay mapapurihan, maluwalhati at alam ko maraming mga puyat po. Pero hayaan po natin sa umagang ito ay pasalamatan natin ang ating Panginoon at dakilain ang kanyang pangalan. Hallelujah, praise you, Jesus. Karapat-dapat kayo, Panginoon. Karapat-dapat kayo, Panginoon, papurihan, walhatiin, sambahin sa araw na ito. Dahil kayo, Panginoon, ay patuloy na nagtatapat sa amin. Ang dakila ninyong pag-ibig, Panginoon, ay aming nararanasan. Ang kabutihan ninyo, Panginoon, ay palagi po namin natatanggap, O Diyos. Salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah.
Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Alam ko, O Diyos, kayo patuloy na nagpapala sa inyong mga anak sa araw na ito. Sa kabutihan at katapatan ninyo, Panginoon. Yung inyong kapanganakan, Panginoon, O Diyos, ay nagbigay pag-asa sa amin. Nagbigay hudyat, Panginoon, upang kami, O Diyos, ay tumanggap ng kaligtasan. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Dakila kayo. Malwalhati kayo, Panginoon, sa araw na ito. O purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Salamat sa inyo, Panginoon. Patuloy po kayong kumilos sa amin, Panginoon, sa gawain ito. Hayaan ninyo, Lord, na mapuno kami ng inyong mga salita. At patuloy na mapuno sa amin, O Lord, sa aming mga puso. Ang pagpapasalamat, Panginoon, sa inyong kapanganakan at sa pagliligtas niyo sa amin, Panginoon. Purihin kayo, Lord, sa dakila ninyong pangalan, Panginoon, na naghahatid ng kaligtasan sa bawat isa sa amin. Purihin kayo, luwalhatiin kayo, O Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God po. Salamat sa Diyos at hayaan po natin na ang mga salita ng Diyos ay mahayag sa pamamagitan ng kanyang lingkod, Pastor Lupe. At kayo ang patuloy po tayong mapuno ng kanyang mga salita. Naririto po ang kanyang lingkod para sa mensahe ng Panginoon sa umagang ito. Hey, good morning. Praise the Lord. Today is a new day. Today you're gonna read from the book of Isaiah chapter 9 verse 7. Where it says, chapter 9 verse 6, "For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace." Praise the Lord. Let us pray. Father God, we thank you for this wonderful day. We thank you, Lord God, for everything. I pray, Lord Jesus, that you will guide us into your word, Lord God, that whatever is said and done, Lord God, be for your honor and glory, Lord Jesus. I pray, Lord God, that you will guide in everything. May your name be magnified, be glorified. In Jesus' name, amen. So here we see that it's talking about, this is a prophecy about the Lord Jesus, that he was going to come into this world. And he, as we can see, is gonna come to this world to bring salvation to us, and he is as a son, as a child to be born in this world. He's also the characteristics of our Heavenly Father, whereby you can see that he also will have he was going to be called the Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. And we can see also that this, also we can see it, and in the chapter 7 is also is written the same as it's written there in verse 14, whereby he says, "Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel," which is Emmanuel, God with us. So God himself coming into this world. And we can see that also in John 1:14. In John 1:14, where it says, John 1:14.
1:14, and it says, "And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth." So here we see also that in the New Testament we can see, as John has explained it, that the Word became flesh. Where you see that God is with us. He became flesh. He was the Word. So He came to this world to bring salvation to everyone. And then we can see it again in the book of Luke 1. In the book of Luke chapter 1. Luke chapter 1 verse 32 to 33. Luke chapter 1 verse 32. "He shall be great and shall be called the Son of the Highest, and the Lord God shall give unto him the throne of his father David, and he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end." So here we see that the kingdom of God has no end. It is forever and ever. So He came once into this world to bring salvation to everyone, to be a comforter for us, to bring us back to the Father, to be that Prince of Peace, to give us peace, to counsel us, to comfort us, to console us, and everything that we need into this world, because He saw the darkness that was already in this world. So He came to cover, to remove the darkness and be that light in this place. So today, as it is Christmas, it's not a Christmas that we are supposed to use it as celebrating it in the flesh, but instead we should be glorifying God that He gave His only begotten Son to come into this world for our salvation. And we have this privilege as a child of God that we can say that we are children of God because of this one and only Son that came into this world. And so we should celebrate His victory over death, His victory over to giving us salvation. And we are able to be called sons of God. So in this way we can see that God, how much is this God's love towards people, that even He says, "What is man that He is mindful of him, or the son of man that He made him lower than the angels?" Oh. So we are so very important to God. He loves us so much that He gave His only begotten Son. He Himself came into this world so that we can know how much He loves us. So we should be grateful and thankful to God that in this day, as it is in the entire world, is celebrating Christmas. It's not about just enjoying and having this kind of fleshly enjoyment, but instead that we should to glorify Him, we should to honor Him, we should to give our everything to Him, because it is because of Him that today we can say that we are being given salvation. So in coming into this world, becoming the light of the world, as it says in the book of John, He says that He came and the light came and darkness did not comprehend it. So which means that the darkness does not know that this light, just as it says that we, the people in this world, we did not, He came to us, He was among us, but yet we did not really recognize the Heavenly Father was in among us. So that's why He went through so many things that even He died on the cross. But praise God that all those things in this darkness of this world, there is hope. There is hope for every single individual. That God even says that He wished that He has hope that every individual would have salvation. It's not that He chooses only some people to receive salvation, but everyone has this privilege to receive salvation. So today, as a child of God, let's not forget that in this day, we should also continue preaching the gospel, reaching out for all those that are lost, sharing the love of God to everyone. Because only in doing that, they will know the real love of God that is in us.
is not about us, it's about Him. So we represent Him as we being a child of His, to represent who He is in this world, that He is love, He is a Father. He's a Father to the orphans. He's a Father to those that are lost. He's a Father for everyone. So let's not forget that it's not about us to celebrate among ourselves only, but also to share that love to the world so that many more can come unto Him, many more can receive salvation. The world today is getting darker and darker. He is the only light that can bring that salvation to the souls of men. So let us have this kind of heart that we are not only to be happy for ourselves and say that we are saved, but that we will reach out to others. So that's why He says He's the Prince of Peace. If we have that peace in our heart to reach out for others, we have that peace in our heart whenever a person comes to know the Lord. That's the joy that we should celebrate, that He has come and we are His temple. We are that represent Him here. So let us glory God in everything that we do, in everything that we say, in everything that in whatever situation, we always should glorify God, because He's the one and only that has come into this world for us. So praise the Lord that today we can be His children. Praise the Lord that He today has shown us His love. So let us give this love to the world. Let's be grateful to God. Let's be thankful to God that today we can be that vessel to reach out for others. Glory be to God for everything. So let us continue into His word. Let us continue to look, search, and find Him. Be fully filled with the Holy Spirit and really understand the greatness, the fullness of His love, how deep it is. So let us be that vessel to reach out for others. Time is running out. So let us be diligent and really seek the Lord with all our heart, mind, and soul. And let us reach out for those people, especially in this time of year that many are lost, many are backsliding. All these people need God's love, and so we need to reach out for them and bring them unto our God. Bring them before our Lord. So let's not be lazy, but let us continue to really seek God and let Him lead us, that we may, with this joy that He has given us today, that we can share that joy to others and praise His name, glorify His name. So praise be to God that He has given us this opportunity. Let us continue to do everything for His glory, to honor Him in everything. So praise the Lord. Thank be to God for His word. And I give now the time to Pastor Never. Praise God. Salamat sa kanyang mga salita. Totoo po na ang pangakong ito ay natupad, na ang sanlibutan, ang katauhan, ang sangkatauhan ay tatanggap o makakaranas ng isang tagapagligtas. At yan po ang ating Panginoong Hesus. Purihin at takilain ng ating Panginoon, ng ating Diyos na nagbigay ng pag-asa para sa bawat isa sa atin. At hindi lang tinanggap natin itong kaligtasang ito mula sa ating Panginoong Hesus, kundi maibahagi din naman natin. Kaya sa darating na taon na ito ay patuloy na mahamon tayo, na magamit pang muli para sa ikalalaganap ng kaligtasan at ng salita ng Diyos, na matanggap ng bawat isa at purihin ng Panginoon, dahil ito na yung pinakamabuti nating maibabahagi sa mga mahal natin sa buhay, sa mga nais ng Diyos na maabot natin. San man tayo naroroon, san man tayo dalihin ng Panginoon, ay patuloy na maging handa ang bawat isa sa atin na makapagbahagi ng kabutihan at katapatan ng Panginoon sa buhay natin, yung kung paano natin naranasan itong kaligtasang ito, yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin, gayon din naman na maipadama natin ito sa iba o maiabot natin sa iba, at sila rin naman ay makatanggap at makaranas ng kaligtasan ng ating Panginoon.
Purihin natin ang ating Panginoon, luwalhatiin natin ang ating Diyos dahil binigyan niya tayo ng pagkakataon na tanggapin at maibahagi din naman natin itong kaligtasan na ito. Kaya tayo po ay manalangin. Hallelujah. Purihin kayo, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa araw na ito na patuloy kayo, Panginoon, na nagdaradag at nagbibigay, Panginoon, ng pag-asa sa bawat buhay namin, Panginoon, na sa kabila ng maraming mga sitwasyon, O Diyos, alam namin, Panginoon, meron kaming dakilang pag-asa at kaligtasan, Panginoon, na tinanggap mula sa inyo. Dakila ang inyong pangalan, Panginoon, na naghahatid ng kaligtasan sa amin. Purihin kayo, Panginoon, luwalhatiin kayo, O Diyos. Kayo, Diyos, na mabuti, kayo, Diyos, na tapat. Hindi kayo nagkulang sa amin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kayo, Diyos, na hindi nagbabago kayo noon, ngayon, at magpakailanman. Hatid ninyo, Panginoon, ng mabuting bagay para sa buhay ng bawat isa sa amin. Purihin kayo, Lord. Salamat po. Alam namin, Panginoon, na patuloy kayong kikilos at mangunguna at sasama sa amin, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, at idinideklara namin, O Diyos, kung wala ang pagsama ninyo, Panginoon, sa buhay namin, baliwala lahat, Panginoon, lahat ng pagsisikap namin, Panginoon, dahil kayo, kayo ang dahilan, Panginoon, kung bakit kami ay naririto. Kayo ang dahilan, Panginoon, kung bakit kami nakapagpapatuloy. Kung bakit sa bawat mga problema, sitwasyon sa buhay, Panginoon, ay nakakaranas kami ng kalakasan, O Diyos. Purihin kayo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoong Jesus. Kayo'y Diyos na mabuti, kayo'y Diyos na tapat. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Purihin kayo, Lord. Patuloy ninyong pagpalain ang araw na ito sa buhay ng bawat isa sa amin, sa inyong mga lingkod. Salamat, Panginoon. Alam kong maraming mga activities ngayon, Panginoon. Ang hiling namin, Panginoon, ay huwag mawaglit sa aming mga kaisipan, sa aming mga puso, Panginoon. Yung pagpupuri, pagpapasalamat sa tinanggap naming kaligtasan, Panginoon, mula sa inyo. Hallelujah. Sa tinanggap naming mga tagumpay, Panginoon, sa aming paglilingkod. Dahil kasama namin kayo, Panginoon. Purihin kayo, O Diyos. Hayaan ninyong magawa naming patuloy ang inyong kalooban, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Huwag kaming mawaglit, Panginoon, o mawala sa direksyon kung saan nais nyo kami dalhin, Panginoon. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. Tinataas namin, Panginoon, ang aming mga buhay sa inyo. Patuloy kayong manguna, Panginoon. Patuloy kayong kumilos sa aming mga buhay, Panginoon. Gayun din, Lord, sa mga mahal namin sa buhay. Hinihiling namin, Panginoon, sa sino mang hindi pa lubos, Panginoon, na nakakalapit at nakakakilala sa inyo, Lord. Kayo'y patuloy, Panginoon, na kumilos, O Diyos, at gamitin nyo kami, Panginoon, upang ang lahat o ang iba pa naming mga mahal sa buhay ay maabot ng inyong mga salita, maabot ng inyong kaligtasan. Salamat po, Panginoon. Luwalhatiin kayo. Salamat po, Panginoon, sa kagalakan, sa kapayapaan, sa mga dakilang bagay, Panginoon, na aming tinanggap, Panginoon, sa biyaya ninyo, O Diyos. Hallelujah. Purihin kayo, luwalhatiin at dakilain ang inyong pangalan sa araw na ito, Panginoon. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin kayo, O Diyos. Purihin kayo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Salamat sa inyo. Punuin nyo kami ng inyong kagalakan, ng inyong kapayapaan, O Diyos. At patuloy po naming panampalatayanan, Panginoon, na ang inyong mga salita, O Diyos, ay mag
Bibigay buhay, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Magbibigay direksyon sa bawat isa sa amin. Magbibigay pag-asa, Panginoon. Purihin kayo. Lord, sa anumang mga gagawin ng inyong mga anak sa araw na ito, sa mga panambahan, Panginoon, Lord, sa mga pagtitipon, na kung saan ang inyong dakilang pangalan ay maitatanyag sa araw na ito, patuloy ko po, Panginoon, dinadalangin ang patuloy ninyong pagsama sa lahat ng mga programa, Panginoon. Alam ko, O Diyos, ito'y sasamahan po ninyo, Panginoon. At kayo din naman sa mga kapatid namin, Panginoon, sa ibang mga gawain, mga simbahan, Panginoon, na kayo ang pinapupurihan, Lord, alam ko ang patuloy na kayo ang sasama rin sa kanila, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Hayaan ninyong basbasan po ninyo ang araw na ito, Panginoon, para sa bawat isa sa amin. Magawa namin, Panginoon, ang inyong kalooban, O Diyos. Salamat po. Niluluwalhati namin, dinadakila namin ang inyong pangalan, Panginoong Jesus. Hallelujah. Ito pong aming pagsamo, Panginoon, at buong pagpapasalamat, Panginoon, sa dakila ninyong pangalan, O Diyos. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Merry Christmas po. At hayaan po natin na mapuno po tayo ng kagalakan ng Panginoon at itanyag ang dakilang pangalan ng ating Panginoon. God bless po sa bawat isa. At punuin po tayo ng spirito ng ating Panginoon upang ito ay maging kalakasan ng bawat isa sa atin. Purihin ang ating Panginoon.